Earth Signs, hello! I'm Purple Teen. Welcome dito sa ating YouTube channel or Facebook page. Ito yung reading ninyo for January 15 to 21, third week of January. So, tingnan natin, ano ba itong mga posibleng paparating sa inyo? Or mga energy surrounding you? Please don't forget to subscribe sa aking YouTube kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Like and follow na rin po yung ating Facebook page. For personal reading services, mag-message directly po kayo sa aking FB page. So, ilatag muna natin yung mga cards mo. Wow, nakita ko pa lang dito sa umpisa, may success ka na itong egg. Ayan, oh. Basta ikaw ay may strategy, may pagpaplano, pagpe-prepare, paghahanda, at may hard work, assured yung success mo. Pero kung wala kang ginagawa, betlog. Okay? Betlog. Betloggers. So, importante na ikaw ay nag-effort-effort din. At may mga strategy ka rin dyan. Siyempre, importanters. Importanters yun. Hindi naman mahuhulog yung success sa'yo without doing anything, diba? Diba? Just a reminder. And, ayan, meron ka rin ditong journey, baka may travel kayo, third week, no? Itong January 15 to 21, may mga pupuntahan kayo. Pero kung hindi ito actual na travel, paglalayag, paglalakbay, pwedeng ikaw ay may pagdadaanan. Ayan. Physical or mental na pagdadaanan. No? Ayan, depression. Pinagdadaanan yan. Physical, kung ikaw ay nagkaroon ng health problem or transformation. No? Family wishes coming true para sa iyo. Wow, itong January 15 to 21. So, abang-abangan. No? Kung ano man itong mga gusto mong mangyari, matupad for your family, pwedeng may isa doon matutupad. And meron ka rin, you are protected from negative forces beyond your control. So, kung may mga nega-nega dyan sa paligid mo, kampon ng kulimlim, no, hindi yan magwawagi kasi protektado ka daw. And you have a stack, karma card. Kung ano yung deserve mo, yung anihin mo, o diba? Anihin mo dito success. Nakita na natin noong umpisa, earth signs, no? Yun yung anihin mo dyan sa haystack. O diba? Kung ano yung mga pinaghirapan mo dito sa egg na ito, yun yung anihin mo dito sa haystack. And meron kang news of a birth or a new business opportunity. So, pwedeng iba sa inyo dito kayo. Papasok kayo, mag-i-start na kayo ng business nyo, or nag-i-start na kayo magplano, or magkakaroon kayo ng opportunity pagdating sa business, sa pagkakakitaan. No? Ito yun. May mga sisimulan kayo dyan na malamang papatok or magiging success. And you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Take note, love or hate. So, pwedeng ito ikaw, consume, kino-consume ka nitong matinding passion na to, love or hate, or may mga tao dyan sa paligid mo na ganyan ang approach nila sa iyo, no? And plenty of material things. So, yun nga, indeed, mukhang successful naman. Successful itong third week ninyo. Marami, may mga opportunity na bago, may success. May rewards, no? Yung mga anihin mo dito, and maraming material things. May abundance. Tignan na natin yung love life ninyo. Earth signs. Wow, yung iba dito, mas magkakakilanlan kayo nitong person na to. Magkakaroon kayo ng, siguro mag-spend time kayo sa isa't isa. May mga maraming dates, bonding moments, no? And magkakaroon kayo ng ano, yung mga times na mag-open up kayo sa isa't isa. Mas lalong makikilala mo, magkakakilala kayo mabuti nitong person na ito. At meron kayong magandang chemistry. So, pwedeng iba dito, kung LDR kayo, kachat nyo yan, penpal, etc. Mamimit nyo na siya.
kung sino man ito. Basta maganda yung ano ninyo, maganda yung chemistry ninyo nitong person na to. There is strong magnetic attraction. Ito pala, kaya pala meron kang passionate love. Ito yung mga isa sa marireceive mo ngayong third week. So, ano pala yan? Sa kajowaan, sa person mo. Asawa, jowa, kung ano yung nag-a-apply sa sitwasyon ninyo. Basta ang importante dito, ayan, meron kayong mga bonding moments, meron kayong magandang chemistry dito sa person na ito. In short, maganda yung takbo ng relationship nyo, ng samahan ninyo. And pagdating naman sa pera, career at kabuhayan mo, wow, ingat na mapagastos doon sa budget ninyo. Baka mag-overspend kayo, magne-negative kayo. O, diba? May tendency kang maging gastador. O, diba? Shopping binge. And may follow-up dito. Kung ano man itong mga fina-follow-up nyo, kung meron man kayong mga applications, kung ano man itong mga applications, whether nag-a-apply ka ng permit, trabaho, loans, etc., etc., ayan. May mga pag-follow up na magaganap detail. Kailangan kamustahin. Sundutin, kamusta na ba yung ina-apply ko, ganyan-ganyan. O, diba? May mga ganyang moment. And, tignan pa natin yung iba pang energies. Oop, nahulog na naman yung card. Wait lang. Strength card. Ilatag na natin yung tatlo. Four of Pentacles. Wow, card of stability. So maganda. Overall, maganda pagdating sa financial, sa material. Komportable ka. Yun lang yung masasabi ko. Earth signs, hindi kayo hirap pagdating sa material and sa financial. Ayan na nga, oh. May abundance, diba? May boy abundance. Boy abundance, for sure. Oh. Strength card, may Leo energy. Kung may nakakadil kang Leo. Okay? Itong strength card na to, hindi ito sa physical. This is inner strength. Kung paano mo malagpasan ng isang difficult situation, challenging situation, overcoming your weakness, your own demons, kung ano man itong mga bagay na dapat mong ma-overcome, ito yun, no? Pagiging strong at heart, pagiging strong in spirit, ibig sabihin yan. And ito na nga, may card ng security dito. Secured na secured ka. Whether sa financial ito, hindi. Nakikita ko dito. Meron ditong tipong ano, may energy ng pagiging overprotective. Someone, hindi ko alam if you're dealing with someone na ganun or ikaw ito. Being you, na you being overprotective about something or someone. Ayan. And you have Four of Cups. Pwedeng iba sa inyo dito, maganda yung mga bagay-bagay, pero hindi pa rin kayo contento. So, maging ano lang, maging aware or maging beware na kayo ay masyadong maging yung hindi nyo na na-appreciate yung mga bagay. Ayan. Kasi parang may tendency dito na hindi ka na masatisfy. Kahit sabihin mong may mga blessings ka dyan sa harapan mo. May tendency ka na maging snob or alam mo yon, hindi mo ma-appreciate. Kasi siguro siniswerte ka ngayon, magaganda yung parang hindi mo na napapansin yung value ng ibang bagay na yan or kung tao man ito pinag-usapan dito o material, pwedeng ano na kasi. Pwedeng mas naghahangad ka pa eh. Pero yun na nga, energy ito ng pagiging ano, minsan pagiging greedy or dissatisfied. Yan. Meron kang ano dito, meron kang hinahanap na wala dito sa harap mo. Kung yun yung tinutukoy dyan. Meron ka pa. Meron ka pang hinahangad, ano? And para naman sa advice.
Natin yung closing messages, advice para sa inyo, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Magkakaroon ng peaceful resolution about something. So, kung may mga hindi ka makasundo dyan, magkakaroon kayo agreement. Sa tingin ko, makakahanap at makakahanap kayo ng common ground, no? Ng magkakasundo, magkakaunawaan about something. Or, may mga problems na mare-resolve dito. A year from now, may timing na binibigay dito. O ano man yan. Baka magbaka yung iba sa inyo, dapat pa kayo maghintay. Hindi ngayong taon na to, baka next year pa. Or kung ano man itong peaceful resolution na yan, baka yan naman din yung tinutukoy na yun. So siguro maaayos yung mga bagay-bagay, mag-i-improve or magkakaroon ng mga kasunduan. Baka one year from now pa, no? Hindi natin alam. And maging assertive ka daw. Oh, importante na i-assert mo itong sarili mo kung tungkol man sa anong saan itong bagay na ito. Hindi pwedeng ano dang dito magi-give in ka lang, mag-ano ka lang, magpaparaya palagi. Minsan kailangan mong speak out ano yung mga gusto mong sabihin, yung mga ideas mo, yung feelings mo, no? Ayan. At ito yung mga nakuha natin, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, dito sa iyong reading for January 15 to 21. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow yung aking FB. Take care and God bless.